Alright, ito tumatak po si sir. Ang pinangako ko kasi dito, sino yung nag-gas pump ng bike ko? May dalawang sticker lagi sa akin. Sir, dating gawin ah. Sige, pultang mo lang. Oh, pag nakarami ka na ng sticker, share mo na lang, no? Pakibigay na lang sa mga tropang wala pa. Oh, okay, salamat. Ayun, no? Basta sa akin, mamaya. Oh, ito, bigyan na kita. Thank you, ah. Lolo ka rin, lolo. Ha? Lolo ka rin ang iniintay. Asan? Yan yung cashier. Ah, ganun ba? May sticker na siya. Wala pa? Bigay mo na lang, sir. Salamat. Dahil kilala tayo dito, pwede tayong umutang dito. Yan, okay na yan, sir. Diba? Masaya sila kapag dito ako nagpapakarga eh. Masaya din ako. Siyempre, kilala tayo eh. Siyempre, sa simpleng sticker lang naman eh. Oh, yan. Sir, salamat. Ha? Asan yung nagpipicture? Ayun, yun, sa cashier. Okay. Salamat, ha. Ha? Thank you, ha. Thank you. Mga tropa lahat dyan. Pag wala kang pera, pwede kang umutang ng gas dito. What's up sa inyong lahat, guys? Welcome sa ating Moto Vloggers Moto Shop serie, kung saan binibisita po natin lahat ng mga shop ng mga kilalang moto vloggers dito sa Pilipinas. Or dito sa Luzon lang pala, no? Hindi pala natin kayang abutin yung Mindanao, Kuya Bisayas. So since nakausap na natin si Kuya Mau, yung kapatid ni Motodek, so okay naman sa kanya na, at sa kanya na rin mismo nang galing na pumasyal kami doon, at ang sabi pa nga niya is tawagin namin siya kapag pupunta kami. Pero ayoko kasing tawagin siya. Kasi ayoko nga nandun yung may-ari pag papasyal tayo, para maging parang natural lang yung shop. Waga, kunyari hindi tayo vlogger na papasok doon, sana hindi tayo makilala, no? So kasama natin ngayon si Dira Moto Vlog, si Didi Bike Driven, yan eh, naka moto deck long sleeve pa siya, oh. At si Fields Moto Vlog na naka Raid 4 Speed long sleeve. Sandali, hindi nga tayo magpapakilala, ako si Red eh. Ba't mo sinoto? Hindi, iba naman motor ko. Tumaba si Boss Red ah. Alright, let's go. Alright, buti na lang may mga tropa tayo dito, no? Dito sa Pulilan, actually sa Bulacan, no? May mga kaibigan tayong sinamahan tayo para sa shop. At salamat, at at least na na-meet na natin si Kuya Ma noon sa pagpunta namin ng Team Graffiti Las Piñas. So hindi ko inaasahan na darating din siya, no? Kasi guys, kung hindi ko pa siya na-meet, hindi ko pwedeng puntahan yung kanyang shop eh. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang darating dun ng, diba, na hindi naman pala tayo welcome, malay natin, diba? Siyempre, hindi natin na-meet pa yung may-ari. So tamang-tama lang to. At least alam natin sa sarili natin na welcome tayo kahit papa, no? Kung sakali man makikilala nila tayo. So ang pagpunta natin sa shop ng mga moto vloggers ay isa lamang ito sa aking paraan upang parang i-advertise ba ang kanilang mga tindahan. Although kahit yung iba ay mga sikat na, pero ito ay paraan ko para magilaan pataas, di ba? Suportahan ang local moto vloggers dito sa Pilipinas. At sino ba naman ang magtutulungan kung hindi ang mga Pinoy, di ba? At isa pa, para ma-discover din natin kung ano yung tinitinda nila doon, kung anong itsura ng shop nila, kung kumusta ba, ano. At syempre benefits na rin para sa akin yung once na ako naman nung nagtayo ng shop, di ba? May idea tayo, no? Although hindi naman tayo gagaya, pero at least na-inspire pa tayo yon. Parang ito yung parang law of attraction natin, no? Wala tayong shop, so nakikita natin yung iba kahit simple lang, gaya ni na Jowo Moto Shop, gaya ni Boy First Time, gaya ni Auto Buy Market, di ba? Law of attraction, kahit nakita natin napakaliit at napakasimple ng shop nila, di ba? At least meron silang may tuturing na shop. Ito yata yung tinatawag nilang bypass road, ano? Medyo mahaba pala tong bypass road na to. So ito yung first time naming pupunta sa high gear, ano? At bago kami pumunta, si Gagan kasi kachat niya si Kuya Mau. So tinanong niya kung open ba sila ngayon, dahil ngayong pagpa-vlog namin ngayong araw eh, kasi holiday eh, no? So open naman daw siya, at sabi niya sabihan namin siya kung pupunta kami para makauwi siya ng Bulacan. Di ba, tiga Manila si Kuya Mau, di ba? Sana makasama din natin sila na mag-trail, ano? Kasi minsan in-invite na nila ako noon eh, nung nakausap ko siya sa Team Graffiti noon eh. Ilang linggo na rin hindi nagagamit si Sonic. Huwag kang maingay pag dumaan tayo sa harap ng high gear, ha?
Hindi ko alam kung lalagpasan natin o bago makarating eh. Hindi ko pa alam kung saan magpapark. So madali lang pala puntahan yung shop nila, ano. Basta dun sa nakita ko sa Facebook nila, malaki yung shop niya. Malaki pa sa Motor World sa Marque Mall. Kaya itong High Gear eh, isa ito sa pinaka the best na shop, di ba? Ng mga moto vloggers. Tatago mo ulit yan? Ha? Tatago mo ulit, tatago na. Tatago? Tatago ulit. Oo. Tago natin si Juan. Okay, malapit na lang dito. Malapit na. Hindi man tayo masyado alata eh, no? Naka-moto deck yung isa. Naka-rate 4 speed yung isa. Masyado tayo malata dito. Burnout tayo. Ako, suot ko lang yung design eh. Na long sleeve. Okay. So, medyo malapit na pala, no? Masyado lang tayo mabilis. Kaya akala natin malapit lang, no? So malapit na daw tayo. Nakakakaba tuloy. Bigatin yung pupuntahan natin shop. Saka kahit hindi pa ako nakakapunta, talagang nakita ko sa post nila ang ganda ng setup ng kanilang shop, ano. Talagang parang branded na branded talaga yung mga tinitinda nila. I mean, sa kanila yung brand talaga. Sa Kabayanan pala located yung High Gear. Ah, ito, marami ng tindahan dito eh. So tamang-tama yung shop nila eh, no? Galing silang pumili ng location. Wala na po ang kanyang intercom. Namatay na ang kanyang intercom. So shoutout sa lahat ng mga subs natin dito sa Bulacan. Shoutout. Nawaw, mali pa tayo. Akala ko malapit na. Sa totoo lang, pati dito sa lugar na to, first time lang din akong makadayo dito eh, no? At saka nung una akala ko yung High Gear sa Manila located. So dito pala siya sa Bulacan, ano. Hindi ko tuloy malaman kung malapit na o malayo pa. Wala nang intercom yung kasama ko. Nalobat. Okay, so dating gawe, hindi tayo magpapark sa harapan ng shop ng High Gear. Magpapark tayo at itatago natin tong Z1000 para kahit 10% man lang, hindi sila makahalata. Poproblemahin naman natin yung 90%. Mukhang malapit na dito. Saan magpapark? Ah, okay. Dito na lang, no? Ah, okay. Tagong-tago yung motor. Parang wala makakita. Malapit na lang ba? Malapit na malapit? Medyo malapit na, sa Nelton Pontonar eh. Malapit na. Ah, okay. Yun, no? Boot na lang, may kaibigan tayo. Ah, hindi ka rin magmamotor? Angkas ka na lang din? Oo. Okay. Pinakarwas ko doon sa amin itong motor ko. May pinahid yung nagkakarwas. Ayun, no? Namuti yung mga black parts niya. Hindi ko alam kung anong pinahid nila eh. So, buti na lang, doon sa magic gatas natin, hindi ganito yung effect. So available sa Shopee yung ating Magic Gatas ha. At may libreng 5 sticker po yan. At basahan. Pag-check nyo lang po. At hindi po ganyan yung sa atin. Okay, so angkas na lang ako. And then hubarin ko yung jacket ko na lang. Oh, iwan ko na lang dito yung jacket ko. Bali, ganito ang mangyayari. So, ibay ko na lang boses ko kung sakali mang kausapin ako. Pero majority, dapat kayo yung magsasalita. So, ang gagawin natin... Lilibangin namin. Hindi, ang gagawin natin, maghanap tayo ng chain lube. Kasi kailangan ko talaga yung chain lube eh. Okay, ikaw. Basta kayo na lang magsalita, mag-observe muna ako. Lakad-lakad akong gawin kasi malaki naman yun eh. Kayo na lang bahala. And then, pagka kinausap po kayo, ano, meron bang ano, chain lube? Uy, lalakihan ko na ng boss ko. Tatawa yata ako ng boss. Oh, may chain lube ba kayo? Ayan, pwede. Read ba, read? Pwede. Hindi na. Ayaw sa akin. Anong magusto nyo? Si Master Popo? O si Majin Bu? Mamili kayo. Chichi. Pag ako singil. Pag ako singil, tago. Pagkapag utang, andyan lagi. O tara guys, mukhang kinakabahan ako dahil big time yung pupuntahan nating shop. Sa tingin mo, ilang minuto? Wala nang 10 minutes yan. Ha, wala na? Eugene! Ayusin mo, Eugene! Okay, kaangkas kami. Ano ba itong ginagawa namin? Para kaming mga sindikato? Dito na lang ako kay Pitch for Speed. Kay Pitch! Pitch, subukan natin yung tibay ng motor mo sa tricycle. Relax ka ba? Ha? Relax ka muna. Oo. Huwag kang magpapatakbo ng matulin. Natatakot ako sa mabilis. Oo nga. Una ka na, hindi namin alam yung lugar. Oo. Dapat kayong lahat ganyan boses nyo ha. Sabi siguro ni ano,
yung asawa ni Motodek. Ano ba yung mga customer na dumating sa amin kanina? Mga chitmang? Apat sila? Tapos susumbong siya kay Kuya Mau. May apat na si Raul ang pumunta dito. Naghahanap na chain loop silang apat. Eh, mga scooter naman yung mga motor nila. Traffic talaga dito. Ano ba yan? Ang bilis-bilis mo magpatakbo. Natatakot ako. Bakit ang bilis mo? Bilisan mo pa. Bumangga ako, may trauma ako. May trauma ka na sa tricycle. Hoy, naghahanap kayo ng chain loop. Tama. Bakit ka naka-scooter? Eto si Rid, low budget. Naku, mukhang malapit na. Eto na yung high gear. Eto na yung high gear. Eto na. Tapusin, tapusin. Okay guys, nandito na kami. May security pala yung ano. May motodeck yung shotgun niya. May nakalagay na motodeck. So, susuot ko muna yung mascara ko. Okay, tapusin na natin ang ating mission. Eugene! Nahiram ka ng baterya. Ang baterya? Eugene, hawakan mo to. Ito, original, GoPro. Maraming salamat, Master. Master, maaari mo ba akong videoan mamaya? Sige, naka-play na to. Tanungin mo yung security guard kung kilala ba niya si Motodek. Gusto mo ma-shotgun? Isa lang. Tara, lasobin na natin ang high gear. Let's go, guys. Uy, may hand ko. Malaki ang shop nila. Sino yung dyan? Para tayong nasa Moto World. May subscriber pa tayo. Nabis ko na naman. Sir, kamay nga akong po. Huwag kamay na sir. Ispay kami dito. Sinabi mo yung pangalan ko. Ay, ganun mo. Na-burnout na ako. Anong pangalan mo, sir? Papapulis kita. Nakita ko lang kayo, sir. Siyempre, nanonood ako. Sige, sir. Picture tayo. May cellphone ka ba dyan? Yes, sige, sir. Nag-ispay mo pala kayo dito. May nahanap kayong sakto ng chain loop. Wala kayong chain loop dito. Para sa panggilan. May chain loop kayo? Wala po kayong chain loop. Wala. Nawala yung sticker ni Motoronda. Ayan, pinagkayaan. Wala. Pwede po humingi ng sticker ni Motodek. Ay, pwede po. Ang galing. Ito pa na yung earth. Kamag-anak namin si Majin Buu. Buti. For sure, suot nga. Hey. Tut. Ano yung Jim? Kumusta? Ito, nakapag-tiktok na. Video tayo mamaya doon sa high gear nila. Papayin mo siya, kapatid ko. Tatagal, Jim. At tapusin na kita. Subukan mo ang biruin yung security guard. Kuya. Tapos yung boses mo ganun. Kuya. May kakahantungan ka dyan. May tanong mo ko sa'yo. Kilala mo ba si Trupa? May kilala ka bang Trupa? Nya! Ano? Alright guys, tutuloy na kami. Lahat ng motor dito may high gear, ano? Tsaka may 1G. 1G. So, balikan natin yung motor ko. Kasi masanting naman pala yung sapatos yan eh. Paborito lang ako yan. Ingat. Ako? Thank you. Sino ba? Ako ba? 4, 5, 5. Bye-bye. Si Jello Tol. Alright. Si Jello Tol pinag-greet yung asawa niya ng happy birthday. Ay, hindi ko pala pwede sabihin sa vlog, no? Ingat. Salamat. Love you. Bye. Alright. Ang dinis ng shop nila. Tapos tahimik. Buti nagpapatugtog sila ng sounds doon kaya masarap tumambay. Kaya lang dahil sa pandemic, mahina daw yung benta ngayon, no? Pero ang ganda. Ang ganda ng shop nila. Katabi pa nila yung bangko at nakita ko, mas malaki pa yung pwesto ng high gear sa bangko. Just imagine. Tapos may underground pa para sa stocks nila. Ang ganda ng pwesto talaga, grabe. Yun ang mga tindahan na maganda, no? At piliin mo na lang ng magandang pwesto, yung nadadaanan lagi.
para laging may tao at may customer lagi, ano. Si Kuya Mau ay nagyayaya 2 weeks from now, dito sa panahon na nagbablog kami, na mag trail ride daw kami sa DRT, no? So abangan nyo na lang po sa ating vlog. Sana matuloy, no? At sabi niya is light trail lang naman yun. So tayo hindi pa naman tayo ganun kagaling mag trail lang. So tama, makakapag-practice tayo sa DRT at makakadayo tayo. Siguro magsasama ako ng kahit isa o dalawang team malikabok para may kasama tayong mag trail, ano? Para may kabady ba? Maganda kasi yung may kabady ka kapag magti-trail, eh. Pits, wag mong bilisan! Takot ako sa mabilis! Ano ba yan, Pits? Pits, may sticker ng Casco Market, oh! Meron bang branch ng Casco Market dito? Meron! Saan? Kapan! Kapan! Ayun, oh! Meron siyang sticker, oh! Casco Market, oh! Shout out! Butas na yung gloves ko! Baka naman! Okay, nandito na. Hello! Hello! Tugi! Hello! Tuy! Saka naligo? Ayun, naligo yata sa kanan. So yun guys, galing na tayo sa High Gear at sa wakas ay na-experience na nating pumunta doon. At sina Kuya Mau daw ay nasa Pasig, ano? Hindi sila nakapunta sa High Gear at dahil biglaan lamang, ano? Ha? Nanalo ka sa ito? Hindi na, okay na. At sa mga hindi pa nakapunta sa High Gear, ayan, located lang po yan sa San Ildefonso. Gan, tama ba? Ildefonso. Ayan, harap siya mismo ng 7-Eleven, ano. Bait nila at pinamiryento pa tayo. Nakakaya tuloy. Sabi ko, wag na, eh. Oy, read for speed. Nag-read for speed si Gagan. Iniwan mo yung dalawa. Kaya nga tayo nagpababa ng dugo, eh, para mawala yung adrenaline rush, eh. Ito na ba yung bypass? Ah, hindi ba to? Ayun na pala sa likod. Hindi, nakikita ko na siya. So yun guys, maraming salamat sa lahat ng staff at may-ari ng High Gear. At salamat sa mga tumapos ng ating vlog ngayon. Bago natin tapusin ang ating vlog, pakicheck nyo pa muna ang ating next episode. Pasok tayo sa JNT, so tignan natin kung ano ba yung meron sa VIP, no? Tara. Hello. Hello po. May nag-PM sa akin, sir. Sino yun, sir? Oh, yung sa VIP daw. Paano, ano bang benepisyo pag naging VIP, sir? Overtake kita, no, gan. Ede yan. Watch me. Dito na lang tayo mag-park. Alright guys, ngayon dito kami nag-park. So yung SP on wheels from here, siguro nasa 100 meters. Kaya maglalakad na lang kami papunta doon. Pagkita natin guys. Alright guys, see you next vlog. Gan, sigaw mo muna, rate 4 speed.